Mga kababayan, magandang araw sa inyo. Saan man kayo dako ng mundo ay magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. So narito tayo mga kababayan sa Barangay Magdug, Davao Oriental po mga kababayan. At may puntahan tayong pamilya mga kababayan dito sa lugar na to. Alamin natin yung kwento ng buhay nila. Kasama ko ngayon yung kapatid ko, si Matanggos. Supportahan po natin mga kababayan kasi tumutulong din sa akin to para may katuwang ako. Saka yung pinsan ko. So, samahan niyo ako ngayon mga kababayan. So, tara! Ang mga kargador. Mga kargador kasi sakit ang likod ko mga kababayan. Ano po si JC, matanggo po mga kababayan. Ayun. Ayun yung tatahakin namin ngayon mga kababayan. Kung nakita nyo yung bundok na yan mga kababayan, doon pa kami. Ayun yung bundok na yan. So dito kami kudumahan sa mga kaniugan. Kami sa aging, no? So may pamilya kasi nakatira dito mga kababayan kasi kailangan talaga ng tulong natin. So puntahan natin ngayon. So dumaan kami sa mga kaniugan. Tapos bundok. So yun mga kababayan, dito na tayo sa bundok. So ito yung bahay siguro nila mga kababayan. Ayo! Ayo ate! Bye nga po! Pwede tayo mo sa lod? Masa ka tate? Pasok tayo mga kababayan. Ito ba? Ano ang balay ang slot? Dito mo ako tate? Hindi. Adil lang siguro tate? Butas kasi mga kababayan na yun. Dito lang tayo ate. So, kinsa ingalan ni mo ate? Jima. Ate Jima? Oo. Okay. Asan mo ba na ate Jima? Nito sa iyong papa. Ano kung sa iyong papa? Nagkuha, nantula na yung itaog ka nang kuha, yung kamayuhon. Ano yung itaog plate bugas? Opo. Okay. Wala mo yung silingan rin ate? Wala, lagi ya. Wala. Walang kapitbahay po sila dito mga kababayan sa bundok. So, hanap ni mo ni ate? Oo. Wala ka ba kanak ni mo? Upat. Upat? Asa ron? Mad. Natulog. Ah, natulog. Okay. So, ate na ako pangutahan natin. Inyo, anong balay? Dili lagi niya. Ha? Dili niya mga balay. Akin sa din ang balay? Siguro mo po nagpuyo dito. Ah, pinatira lang kayo dito? Okay. Sino talaga may ari nito? Kay Urasa na sa amin, Tagalusor. Tagalusor? So, nga nga kapuyo ka mo dito ate? Okay, papuyo man niya dito niya. Karon, gilipinda bitaw niya ni ipawa na po niya. Nangita may paraan niya para makakita may balay. Kung walang-wala, dito niya ba? Niya ako ang bahan na masakit po. Managat na rana. Ang ani panahon, na wala dili sa kapanagat. Niya magkaon-kaon lang ng saging. Niya asahay makapa may bugas. Isa tag isa kilo. Lagugawan, good na mo na iya. Kapila, good ka buo kong mabata. Pati niya marap? Opat niya. Unam eh. Unam eh, tabuok tanan. Niya, maglugaw lang kuya kay para maka kwan may makakaon may tanan bitaw. So ang ibig mo sabihin natin sa isang kilong bigas kasayin nyo sa anim kayo kumain. Opo. Ilang araw nyo ubusin yan? Isa ra kaadlaw ya. Isa kaadlaw? Lugaw lang na. Lugaw-lugaw lang nyo mga buntag o tuhapon. So tulon nyo kakaunan sa kakilo. Opo. Yun. May isa pa. Ilan? Puro lalaki to ate? Tatlong lalaki. Isang babae? So, ito yung ngayon naghanap buhay sa asawa mo, managat. Opo. Pares karoon natin bagyo, lisod yun kayo? Lisod yun ya. Sahay, makikita may saging naman. Ang bagtulon mo gani o sahay ya. Siyempre, kakwaon yun na mo na, kaonon na mo. Kaya mga bata, wita, maghilak man, unsay ka nang di ikakaon. So, ang kuhan ni mo dali saging sa kaunong tibagnon na saging? Oo, tibagnon na sa iya. Kaunong yun naman na, lungagon na po, kaya makaunong mga bata.
gabi lagi kami sadkara sa panahon niya. Makaon po ng mga bata sa sadkara? Makaon yung taon niya. Usahay, bayuhon na ako, butangan ako pa ng lubi. Yung ako kaguro ng lubi niya. Makaon yung taon sila, kanina, kuha ng taon. So, napakahirap po ang buhay nila mga kabayan dito sa bundok. At kung lumingon ka dito, sa kabila, wala talagang bahay. Yan dyan papunta dyan, pa bundok na yan. Dito walang bahay. May bahay dyan pero pugon. So, wala silang kapitbahay. So, wala ta silang mahingian. Wala silang mahiraman. So, kung tindahan kay tindahan, wala. So, mahirapan talaga sila dito sa bundok po mga kabayan. Pila ka bukong nag-eskwila niya? Tulo. Huwag nag-eskwila itong Lunes, kaya wala yung mga notebook, wala yung mga unsa tirap. Oo na, unsa yung graduan niya? Preschool na siya. Preschool na? Asa pang mabuhang ano? Grade 3 na ito o grade 2. Ah, grade 3 o grade 2 ang wala rin. So, makakawa po ang buhay nila dito mga kabayan sa bundok. Asa daya dati niyang gayo po yan? Sa Baybay. Sa Baybay? Oo, Malunhaw. Sa Malunhaw? Oo. Unsa man to yung balay? Unsa man ano? Man to amo apod to kay mga janmas man po to ang tagiya ato gigod ra pud ko yo dito. Na paghawa na mo dito. Kuha na pud mi diri ang tagiya ano ta. Karon ipahawa na pud mi niya. Hawa mo sa tagiya diri? Ipahawa na pud mi sa tagiya diri. Ngita kay may paraan asa mi makapuyo. Karon sa mo pahawa diri ate. Karon gani bulana yan oh. Karon bulana pahawa mi nila diri. Mabitaw itong isa, sigla ko lang ako kay mangitag kapuyuan bitaw. Karon lang may gula na kitagalan na itong tagiaan ng mata. Ngayong buwan? Mau dito nila kaway mong bana? Oo, nangita dito yung kapuyuan na mo iya. Ah, okay. Kaya pala wala yung asawa niya dito kasi naghanap ng katirahan. Masa magrinta mo? Oo, dili po makarinta. Kung sa'yo pagrinta na mawa mantay kwarta. So, saan kayo mag... Mangita asa dapat makakuha, makakitag balay. Mga kipuyo lang? Magpapuyo lang. Kinsa'y magpapuyo? So, napakahirap po ang buhay nila mga kabayan. Naghanap sila ng tao kung sino yung willing magpatira sa kanila kasi ngayon itong lupa ay papalisin sila sa may-ari dito. Anong bawaan ang pugnoti? Ang buti lang, kaya iprinda man daw niya. Ah, iprinda sa may-ari itong lupa na to. Kaya ipaalisin kayo dito. Ah, kaya pala. Wala po mo niya sultiin na kung makahawa mo niya, mitaan ta mo mapuyan. Wala po siya nasultihan? Wala po. Wala mo siya nasultihan na sa buwan mo. Siya ang mangita sa kipuyuan mo. Wala ka lang may berina. Wala kapadulong. Ha? So, napakahirap po ang buhay ng kababayan natin mga... Ano ibang tribe natin? Manubo? Isa po din silang katutubo na tribe na Manubo. So dito sila nakatira sa bundok, itong tinitirahan nila ay hindi sa kanila at pinatira lang sila. So sabi ni ate ay paalisin na sila kasi iprinda sa may-ari nito. So ngayon, kaya pala wala yung asawa nito kasi naghanap daw ng kung sino yung magpatira sa kanila. So nakakaawa ang buhay talaga ng mga kababayan natin na although nakikita mo sa gobyerno pero itong situation napakahirap. Isurbi ng gobyerno kasi malayo. Malayo sa highway na bundok. So, ngayon natin, wala mo yung bugas natin? Wala, lagi yan. Naglugaw may gani. Naglugaw may kuwan, bugas po mais. So, kahit po ay ganito sila, wala silang pangbili ng bigas. Pero kausapin mo si ate ay napakasayahin. So, karoon natin, wala mo kayo bugas sa atin. Nakuyatag bugas sa atin. Ang ibig niya sabihin po mga kababayan ay magpasalamat daw sila sa bigas na pinaabot ng ating mga sponsor kasi alam niya iniiyak po si ating mga kababayan kasi may bigas daw silang baon para dalhin nila kung saan sila mapunta, saan sila tumira kasi nga itong lupa ay palisin na sila. So, nang biskit yun, biya, nang biskit ha?
sila mga kusilid gata ya. May gata, sabon, may gata sila gata ya. Bitsin. Sira natin ha. Ito lang gata ya. Sabaga lang, may mga bitsin. Ito lang natin ha. Haba lang natin ha. So yun ang pagkakaawat ng mga kumbayan ng buhay nila. Minsan asa na miya, papadulong. Hindi pa naman sa baybay, asa na. Juan. Abutan ko mo dito sa doon sa kabukiran. Maamangga po namang kinabuhi. So, wag lang kalimutan natin. Palaging mag-pray. Una-una ni mati. Na kay uno upat kabuk anak. Ang kamot lang. Namayat mo, kuya, sa tigi problema, bitaw yan. Ayun, nauna-una ang problema. Nahirapan sila mga kababayan sa pag magpagawa sila ng bahay kasi ang asawa ni ate ay may sakit. May sakit ba na to? Sakit. Pag-ura na siya ng bitaw. So may sakit. Kaya may sabi kasi sa akin mga kababayan na nangailangan talaga ng tulong itong pamilya. Kaya pinuntahan ko talaga kahit malayo. Napakalayo po itong mga kababayan ng lugar nila. Ang asawa niya kaya hindi sila magagawa ng bahay kasi may sakit. May anong sakit na natin? TB. O may TB. So delikado yun ang sakit na na matagapan yun kasi may mga bata, delikado. Delikado kasi yung si Baga yan eh. Mga dama yung mga bata ate. Lahit maganda siya kuwan. Mga plato. Ingat talaga ate ha, mga bata. Problema kay kuya na kung wala siya. Ako siya po problema yan. Mga tagparaan pa makakaon niyo. Sa hayang dagat. Tilara na ang kuha sa gikan sa dagat. Mga kuha sa tag 100. Pila ba ang kilo sa kagas mo? Palit kong isa kilo ana. Ya, akong lugawon para makakaon ng mga bata. O sa'yo, maghilak, manggay ng mga bata. Makulang-kulangan. So, yung napakahirap po ang buhay nila ito sa bundok mga kababayan ay mabuti at napabutan ng busiri. Galing po yung kang Ate Jane. Maraming salamat talaga Ate Jane sa napakaraming pamilya na ating natulungan. Sa pirang pinaabot mo sa akin at pinabili ko ng bigas. Napakaraming pamilya ang natulungan natin Ate Jane. So maraming salamat sa mga sponsor, lalo na kang Tita Iguruta, Ate Nini. Maraming salamat talaga sa inyo. Ate Jo, maraming salamat. Talia, maraming salamat sa inyo lahat. Pagsuporta sa akin, pagtulong. Tita Dens, maraming salamat tita sa pagtulong mo sa akin. Ate Mili, maraming salamat ate sa mga charity viewers na bago pa nanood sa aking YouTube channel. Pag-subscribe po ang PB Team Nunoy at suportahan din po natin ang aking kapatid na si JC Matango para po ay nakatuwang ako sa mission ko kasi nga ay ang kasama ko si Junard ay ngayon hindi ko palagi siyang nakasama kasi nandiyan yung mama niya na bulag. So mahirapan talaga ako mga kababayan sa mission ko dito sa bundok. So i-subscribe po ang aking kapatid kasi para maka-monetize para at least mapatulong sa amin sa ginagawa namin. Ano? Maraming salamat talaga sa inyo. So ate, uli namin ate ha. Salamat atong sige lang ate, at least mapatulong kami kahit maliit na bagay ate ha. Huwag lang kalimutan natin mag-pray. Ang Diyos na dyan lang na panood sa atin. No? Sa, tayo mag-pray sa Kanya. Bigyan tayo nga ng gabay. No? So maraming salamat po mga kababayan. At dito ko na lang tatapusin ang vlog na to. God bless you lahat. Bye-bye po.